Hi guys! Welcome sa Ingyo Nerd Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang ordinary annuity. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. So ano ba ang annuity? Sa pagsinabing annuity, ito ay series of equal payments at equal intervals of time. So for example, meron kang bumili ka ng isang house and lot worth 2 million pesos. And then ang plano mo ay babayaran mo siya every year. Let's say 10,000 every year for certain number of years. Let's say 25 years. At certain interest period annually rin. So yung example na yun, example yun ng annuity kasi yung payment mo ay ginagawa mo every year by paying equal amounts of money. Yung sinabi kong money na yun, yung 10,000, yun yung annuity. At yung annuity, binabayad mo every year. So, dapat fix yung period ng pagbabayad mo para masabing annuity. At yung annuity, base siya sa compounded interest. So, sabi ko nga, dapat meron kang interest rate compounded at a certain period. So, since annually nga yung pinigay nating pagbabayad, so dapat nakabase din sa annual yung interest rate mo. Okay? So, let's define now annuity. So, annuities, a series of equal payments occurring at equal periods of time. So, yun nga yung example ko kanina. So, meron tayong types of annuity. Una, yung ordinary annuity, where payments are made at the end of each period. Pangalawa, yung deferred annuity, where payments are deferred for several periods of time. Pangatlo, yung annuity due, where payments are made at the beginning of each period. And four, yung perpetuity, similar to ordinary annuity except that the payments continue infinitely. So ito yung mga types of annuity. Pero sa video na to ay magpo-focus muna tayo dun sa ordinary annuity, kung saan daw yung payments are made at the end of each period. So para mas malinawan tayo sa ordinary annuity, let's have the cash flow diagram for this. Okay, ito daw yung cash flow diagram natin. So sabi ko nga kapag annuity, meron kang certain amount of money na binabayad o nakukuha every equal number of period. So, parang ito, meron kang annuity A. Ito yung binabayad mo every period N. So, base dito sa cash flow diagram natin, every one period, di ba? So, magbabayad ka ng, meron kang cash outflow na A every one period, right? Tapos, A lagi yung binabayad mo kada every one period. So, hanggang makarating ka sa last period na N. Now, given this cash flow diagram, pwede nating ma-compute yung future worth of money as well as yung principal or present worth of money. So, ito yung formula. So, para ma-derive natin yung F, ang gagawin natin, sa-set natin na focal date or focal point itong period N. So, dito. And then, itong lahat ng mga annuity A na to, pupunta natin papunta doon sa focal point na N. At isa-sum up natin sila isa-isa. Kalalabasan yan, itong formula na to, yung F is equal to A times 1 plus I quantity raised to N minus 1 all over I. By the way, ito yung representation natin ng interest period, yung I. Since compounded yung interest natin. At yung ginamit natin ditong I ay assuming na compounded annually kasi wala naman tayong nominal rate of interest. Same naman kung hahanapin natin yung P or yung present value ng money. This time, ang magiging focal point natin ay yung 0 period. So therefore, yung mga A, papupuntahin naman natin lahat sa period 0. So, isa-sum up din natin sila isa-isa. Then, kung ginawa natin yon, ang magiging derived formula natin ay ito. P is equal to A times quantity 1 minus
quantity 1 plus I raised to negative n siya, all over I. So, again, itong mga formula na to ay binase natin sa interest period na 1 year or annually kasi wala naman tayong stated na nominal interest rate. So, same lang din naman yung mga definition ng bawat variables natin. Yung F, yung future worth of money, P, yung principal or present worth of money, A, yung series of periodic equal amounts of money. So, yun na nga yung babayaran mo na equal payments every period. And then, N, yung number of interest period, I, interest rate per interest period. Now, pwede rin tayo magkaroon ng nominal rate of interest nga, yung ginawa natin sa compounding interest. So, I is equal to R over M. So, where I is the interest rate per interest period, R equals nominal rate of interest, M equals number of compounding periods per year. So, halimbawa, maghuhulog ka ng money na hindi nakabase sa isang taon, nga nakabase sa quarterly. Sabing sabihin, per year, maghuhulog ka ng apat na beses or every 3 months. So, pag ganun, gagamitin mo uli yung formula na R over M. So, dapat alam din uli natin yung equivalent number of M or yung number of compounding periods per year. Kung depende dun sa way, sa interest rate per interest period natin. So, kung annually, M mo ay 1, semi-annually, M mo ay 2, quarterly, M mo ay 4, bi-monthly, M mo ay 6, at monthly, M mo ay 12. So, kung i-apply natin yung I is equal to R over M dun sa previous formula natin, substitute lang natin yung I na R over M sa F tsaka dun din sa P. And then, instead na N na lang, imumultiply natin yung exponent sa number of compounding periods na M. Depending nga kung ano yung bibigay sa problem. Okay? Na meron tayong tinatawag na effective rate of interest. So, it is the actual interest rate of an investment in 1 year or the interest rate for any compounding that will give the same accumulation as computed compounded annually. So, meron tayong formula. Effective rate of interest or EI is equal to 1 plus I raised to M minus 1 or 1 plus R over M quantity raised to M minus 1. So, ibig sabihin nito, kapag gusto mong ma-compute yung effective interest, annual interest rate, ito yung gagamitin mong formula. Dapat nakabase lagi sa 1 year. So, napansin nyo, dito, walang nilagay na N. Kasi automatic, dahil nakabase tayo sa 1 year, automatic ang N natin ay 1. So, M times 1 is simply M lang. So, ito, kapag yung I mo ay nakabase sa 1 year. Kapag yung I mo naman ay with respect, ay merong nominal interest rate, gagamitin mo rin yung formula na R over M. Right? Ngayon, mahalaga to kapag magko-convert tayo ng isang nominal rate interest sa another nominal rate of interest with different number of compounding periods. So, halimbawa, what is the equivalent nominal interest rate compounded quarterly at 12% compounded semi-annually? So, sabi, gusto raw nating i-convert yung nominal interest rate na 12% compounded semi-annually sa compounded quarterly. So, para gawin yon, dapat i-equate natin yung effective annual interest rate nila. So, kung meron tayong 12% compounded semi-annually, ang effective rate of interest niya ay, so, EI is equal to 1 plus 0.12 over, dahil semi-annually, ang N natin ay 2. Raised to, M mo ay 2, right? So, 2. And then times 1 nga lang siya kasi ang basis natin ay effective annual interest rate. So ngayon, i-equate natin dun sa unknown nominal interest rate compounded quarterly. Meron pa pala tong minus 1. Okay? Base dun sa formula. Equals, dun nga sa nominal interest rate na compounded quarterly in the basis of 1 year din. So, 1 plus R nga yung unknown, so R. Pero alam natin na compounded quarterly, so dapat meron tayong M na 4. Raised to 4 then minus 1. So ngayon, pwede na nating ma-solve yung equation for R. Right? So manipulate lang natin. So kung gagamit tayo ng calculator, masasolve natin yung R ay
So, input natin sa calcu. Okay. Then, shift solve. Press equal sign. Okay. So, yan yung sagot natin. 0.11825. 0.11825, or pag minub natin yung decimal point, two decimal places to the right, 1, 2, it is equal to 11.825%. Okay, so ibig sabihin, yung 11.825% compounded quarterly ay equal sa 12% compounded semi-annually. Now, bakit ngayon kailangan natin itong mapag-aralan? Kasi minsan kapag meron tayong annuity, yung binibigay na period ng paghuhulog ay iba dun sa nominal rate of interest nung problem. Halimbawa, naghuhulog ka ng monthly, pero yung given nominal rate of interest mo ay in terms of quarterly payment or every quarter. So, kailangan mo i-convert yung nominal interest rate mo na quarterly doon sa period ng paghuhulog mo para mag-match. Kasi hindi mo mako-compute yung annuity mo or yung principal or future money mo applying annuity formula kung hindi nagtatali yung period ng paghuhulog mo doon sa nominal interest rate na given sa problem. Pero usually, ang binibigay naman na nominal interest rate ay naka-akma doon sa period ng paghuhulog. So, minsan, pinapakomplika lang ng problem kapag magkaiba yung period ng paghuhulog sa nominal rate of interest. So, pag ganun, apply nyo lang din tong effective rate of interest. Okay? Okay, let's solve some problems para ma-apply natin yung annuity formula. Okay, for the first problem we have, today, a businessman borrowed money to be paid in equal payments of 2,000 pesos at the end of every 3 months for 3 years. If the interest rate is 10% compounded quarterly, how much did he borrow? Okay, so ordinary annuity siya kasi meron tayong keyword na at the end of every month. So, ito yon. So, ngayon, sulat muna natin yung mga given. Okay? So, sabi, nagbayad ng hiram daw ng money yung businessman na babayaran niya in equal payments of 2,000. So, yung 2,000, yun yung A, right? Kasi yung babayaran niya every 3 months nga, okay? Tapos yung every 3 months, ibig sabihin nun, quarterly. So, meron tayong nominal rate of interest doon. At yung nominal interest rate daw natin ay 10% compounded quarterly. So, yun yung R natin. 10%. And then, babayaran niya raw for 3 years. So, yun yung N natin. N natin ay 3. So, M natin bale ay 4 kasi compounded quarterly nga. Ngayon, ang hinahanap ay how much did he borrow? So, meaning, hinahanap dito yung principal money na hiniram niya or yung present worth. Okay? So, P is the unknown. So, therefore, apply natin yung formula for present worth of annuity, which is equal to P is equal to A times 1 minus 1 plus R over M raised to negative MN all over R over M. Okay? So, madali lang kasi given na tayo ng mga values, substitute na lang natin sa formula. So, we have A is equal to 2,000 times 1 minus 1 plus 10% or 0.1, right? Over M na 4 raised to negative M is 4 times N, which is 3. All over 0.1 over 4 then. Okay? So, using calculator, we can find the value of P as... So, input natin sa calcu. Equals... 20,515.52 pesos. Okay?
For the next example, we have, if 500 pesos is invested at the end of each year for 6 years at an effective annual interest rate of 7%, what is the total amount available upon the deposit of the 6th payment? Okay, ordinary annuity ulito kasi meron tayong keyword na at the end of each year. Okay, susulat muna natin yung given. If 500 peso is invested at the end of each year. So yung 500, siya raw yung hinuhulog every at the end of each year. So every year. So therefore, siya yung A. Okay? Now, for 6 years at the at an effective annual interest rate of 7%. So yung 6 years, siya yung period. Kasi maghuhulog daw siya for 6 years, right? And then yung 7% annual interest rate. So, I siya kasi nakabase tayo sa 1 year or annually. So, therefore, I is equal to 7%. Okay? Now, what is the total amount available upon the deposit of the 6th payment? So, hinahanap, ano raw yung magiging amount ng money after ma-deposit yung 6th payment niya or after 6 years. So, therefore, F yun or yung future worth ng money. So, apply naman natin ngayon yung formula for future worth of money using annuity. So, F is equal to 1 plus I raised to N minus 1 all over I, right? Okay, so, let's substitute the values. So, A is equal to 500 and then 1 plus I is 7% or 0.07 raised to N, which is 6 minus 1 over I, which is 0.07. Okay, so therefore, F is equal to, using our calculator. So input natin sa calculator. Equals 3,576.65. 3,576.65 pesos. Okay? Okay, for the third example, we have, what is the future worth of 600 pesos deposited at the end of every month for 4 years if the interest rate is 12% compounded quarterly? Okay, ordinary annuity uli from the keyword end of every month. Okay? So, sulat natin yung given. Okay, so, ang hinahanap ay future worth of 600 pesos deposited at the end of every month. So, yung 600, siya daw yung dinideposit every month. So, therefore, siya yung A. So, A is equal to 600. For 4 years. So, for 4 years niya daw gagawin yun. So, yung N natin ay 4. Okay? If the interest rate is 12% compounded quarterly. Okay, so R is compounded quarterly. So, 12%. And then, M natin ay quarterly or 4. Okay, so hinahanap ay F. Pero, kanina nakita nyo yung statement dun sa problem. Every month daw niya hinuhulog or dinedeposit yung 600. Which is different doon sa given nominal rate of interest natin. Which is compounded quarterly nga. So, sabi ko, kapag naka-encounter tayo ng ganito, i-convert natin yung nominal interest rate base doon sa given period ng paghuhulog. So, kung quarterly tayo, dapat i-convert natin sa monthly yon. Kasi yun yung period ng paghuhulog niya every month. So, apply natin yung effective annual interest rate. Yung EI is equal to 1 plus R over M raised to M minus 1. So, itong R natin na 12%, co-convert muna natin sa monthly. Okay, so kung meron tayong R na 12%, so ang effective annual interest niya ay 1 plus 0.12 over 4, kasi quarterly, raised to M, which is 4 then, minus 1, equal to, ngayon hanapin natin yung every month, diba? So therefore, ang M natin doon ay 12. So 1 plus R yung unknown, yung hahanapin natin, over 12 kasi monthly, raised to M, which is 12 then minus 1. Okay, so para ma-solve natin yung R,
i-shift solve na lang natin sa calculator. So, masosolve natin yung R na. Okay, input natin sa calculator yung equation. And then, shift solve equals. Then, R is equal to 0.1188, or move natin yung decimal point to decimal places to the right. So, magiging 11.88%. Okay, so ito ngayon yung gagamitin nating pinaka-nominal rate of interest. Kasi ito na yung na-convert natin na nag-match doon sa every month na paghuhulog. So, ito bali ay monthly na. Monthly. So, ngayon, pwede natin i-apply yung future worth of money for annuity. So, we have F is equal to A times 1 plus R over M raised to MN minus 1 all over R over M. Okay. A natin ay 600 pesos. Then, 1 plus R is itong nakuha na natin na 11.88% or in decimal 0.1188, right? Over, yung M na natin ay nakabase na dapat dun sa every month. So, 12 na siya. Okay? So, over 12 raised to M na 12 times ilang years? 4 years. So, times 4 minus 1 all over R over M or 0.1188 over 12. Okay? So, solve na lang natin using calculator. So, therefore, F is equal to... Okay, input natin sa calculator. Okay, then equal sign. So, our answer is 36,641.32. 36,641.32 pesos. Okay. So, ito raw yung magiging money after 4 years kung maghuhulog siya ng 600 pesos at the end of every month at 12% compounded quarterly. Okay, so that's it for the topic of ordinary annuity. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panunood.